Hello guys, so for this video, samahan nyo akong mag-watercolor paint ulit. So gamit ulit natin yung Your Journey watercolor. So ang naisip kong i-paint ngayon is parang ocean lady siya. So as usual, meron na tayo agad na sketch. So, diba dati ang ginagawa ko sa skin is wet on wet, binabasa ko muna. So ngayon, ang ginawa ko is wet on dry, tinry ko naman. Tinry ko mag-explore ng mga iba-ibang way pan mag-watercolor, mag-paint ng watercolor. So, napansin ko naman sa pag-wet on dry ko dun sa balat niya, is maganda naman siya, parang mas matingkad siya, kaya parang mas kitang-kita mo agad yung balat, hindi siya masyadong pale, unlike sa wet on wet, kasi nga nadidiluted na yung paint mo, then may water pa siya, so nadidilute siya lalo, so lalong nag-fade yung kulay. So kita nyo naman doon sa palette natin, ginagamit ko lang sa mga blush area is red. Kasi itong Jojoni, wala siyang name, color name. So, red. Then, yung sa skin color, yellow siya na hinaluan ko ng konting orange. And so, yung mga shadow, lagyan lang natin. So, speed paint tong ginawa natin. Then, doon naman sa buhok, binasa ko konti yung kabilang side nung bangs niya. Yan. So, wet on wet yung ginawa natin. Pero inunti-unti ko. So, kabila mo ng side nung bangs. Yan. Medyo, dampi-dampi lang ng paint. So, ang ginamit ko is yung blue. Then, nilagyan ko ng konting red para medyo may contrast siya ng mga kulay. Yan. So, dinagdagan ko na ng pagbasa para nalalaman ko kung bagay ba, kailangan ba dagdagan yung kulay. Yan, so inuulit-ulit lang natin. So ang ginamit kong blue is parang dark blue, then yung nasa bandang taas is parang may pagka ocean blue, parang may halong green siya. Yan, so kabila naman ng buhok na yung mas malaking portion naman. O kita nyo naman, binasa ko muna bago ko nilagyan ng watercolor. Nakikita nyo, nag-spread. So, ganyan lang gagawin natin.
Doon naman sa dalawang goldfish is winet on wet din natin. Yan, so binasa mo natin, dinabdab lang natin ng red. Yung ginamit natin sa mga, alam nyo na doon sa blush. Then nilagyan ko to ng orange. Kasi di ba nga ang goldfish, hindi naman siya puro yellow, hindi puro red. So may pagka-orange din siya. Yan. Ganyan lang yung ginawa natin. Tapos sa baba, ganun din. Wet on wet, binasa lang na din natin. So naisip ko kasing color nito is blue, red, orange. Yan. Yellow, parang wala ata tayong ginamit na yellow. Ay, sa skin lang niya. So para ano lang, magkakapare-pareho lang yung mga kulay na ginamit natin sa mismong subject natin, yung sa babae at saka yung sa buhok and then yung sa goldfish. So ang ginawa ko naman dito sa necklace niya is concentrated ng red. Yan, so inano ko lang siya, parang hati lang muna yung lagay ko, then binasa ko lang, nilinis ko lang yung brush ko, then nilagyan ko lang ng clear na water para may ano siya, radiant siya na dark, hanggang dark tas palight yung color niya. Yan. So, doon naman sa clam ba tawag dito? Seashell, basta yun. So, unang layer niyan is, tawag dito, peach, parang peach color. Then, nilagyan ko nung yellow na ginamit sa skin niya. And so, ngayon, second layer na tayo. Ay, hindi naman siya, second layer. So, parang magiging shadow lang to sa buhok ng babae. Yan. So, diba, nakikita nyo naman, nilalagyan ko ng watercolor. Then, iniiwan ko. Then, kiniklin ko yung brush ko. Yan. Tapos, ini-scrub ko ulit sa edge ng watercolor para mag-smooth. Wala siyang sharp edges. Para mas maganda tignan. Sa buhok niya, ang ginamit natin is same lang dun sa buhok. Yun na naman yung mga langgam. Then, nilagyan ko ng orange. Gaya nung lagay natin dun sa starfish na ano niya, hikaw. Yan. So, lagyan lang tayo ng shadow na gray sa mga goldfish natin. So itong gamit ko na white na marker is hindi siya Posca. So bibili pa lang ako. Ano siya? Okay naman siya. Parang ano siya? Liquid marker. Yun. So parang hindi siya pang watercolor talaga. Parang hindi ko kasi binasa yung detail. Kaya binili ko na lang agad. So medyo na carried away ako. Ganyan. So yan. Dab-dab lang natin, tuldok-tuldok para magmukhang, alam nyo na yung pag-shine ng ilaw sa tubig. And tanggal na lang ng masking tape, then tapos sa tayo. So ito na guys yung ating pinaint ngayon. So ito na yung kinalabasan. So sana nagustuhan nyo guys yung itsura ng ating nagawang ocean lady o girl kuno na paint. So see you soon guys. Thank you for watching.